Wala na atang mahanap na daan, kaya dito na lang niya idinaan. Ginagawa mo? Ang hindi niya alam, kalsada, bagong semento pa lang. Ang kanyang paliwanag nang siya'y maharang, akala matigas na, kaya kanyang sinubukan. Pero gayunpaman, di pa din siya pinagbigyan. Masyado daw mahaba at malalim ang markang iniwan. Kaya ayan, bigla siyang kinabahan. Sir. Oh no! Kakabahan ka nga naman kapag nangyayari sa'yo yun. Yung parang eto lang si kuyang na sobra kung mangatal ang katawan. Bigla kasi siyang natawag para sumampol ng ting-ting-tang. Kung nais mo bang mag-enjoy sa mga nakakatawang paandar tulad nito kaibigan, dito tumutok lamang. Pero bago yan, baka naman maaari lang na pindutin ang subscribe at like button. Isama mo na din ang bell icon nang sa gayon magkaroon tayo ng koneksyon. At syempre pa, ang video na to ay pwede mo ding i-share. So without further ado, let's continue! Hindi siya pa baby, kundi sadyang nahihirapang ibuka ang labi. Nabiling gamot kasi, sobrang pait at hindi tasty. Kaya naman si ate, kailangan pang bilangan ng 1, 2, 3. Kung may natutulog sa pansitan, abay, meron din naman ang natutulog sa lugawan. Kagaya nitong si kuyang na ang antok, hindi na nakayanan. Maski siguro singlalim ng Pacific Ocean ang tulog mo, kapag sila naman ang gigising sa'yo, wala kang magiging reklamo. Dahil sa tindi ng hilik ni Toto, mga kasama, sobra ng aburido. Kung kaya naman, inilipat na lang siya sa pasilyo. Mabuti at may gumising sa kanya. Pero ang masaklap, mukhang ayaw na talaga sa kanya at gusto na lang palayasin siya. Get out! No, 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 no. Ganito din ang nangyari sa kanya kung saan binuhat na palabas at dinala sa may hagdanan. Ewan ko na lang kung di ka pa magising yan kapag ika'y dinaandaanan. Ayan kasi, naka-cellphone mo yan! Kapag nabuntutan mo tong si Manong, malamang maaantala ang araw mo. Ayaw kasi niya nang may umo-overtake at suluhin lang ang kalsada ang gusto. Kailangan daw bigyan ng karapatan ang mga katulad nilang pumapadyak lang. Maaaring tama din naman. Pero sa ganitong senaryo, mukhang wala ata sa lugar. Mapapatigil ka sa iyong lugar kapag ika'y hinarang ng babaeng nasa daan. Bago ka makadaan, itatawid muna niya sa kabila ang mga animal. Tama yan ganda. Sigurado, walang aangal sa pinakita mong kabutihan. Very good ka dyan. Nawala naman sa lugar, hindi rito sa mga sumasayaw, kundi doon sa nakabike na dumaan sa likuran. Siya na daw ang sasalok, basta ba make sure ang baso huwag mahuhulog. Kumibitaw ng mahinahon akong bike. Asaway yun ah, nakakayamot. Parang eto lang si tropa na akala ang inilala ko ay balot. Anong tawag dyan, Lot? Anong tawag dyan? Puto. Puto? Ba't walang suka tsaka asin? Hindi lang yamot kundi pagod ang inabot ni kuya nang akala malapit lang ang bahay na hahatiran. Ang dinig kasi sa likuran bahay lang, pero yun pala sa likuran bahay ang daan.
Ang akala, doon na, pero hindi pa pala yun, ang hangganan. Ayan, at tumawid pa ng kanal at binagtas ang mga taniman hanggang mapadpad sa kabukiran. Ha? Talaga namang kakaibang pahirap ang kanyang naranasan sa paghahatid lang. Tapos, ang suma total, doon pa din pala ang bagsak sa unang dinaanan. Wala na, finish na. I'm sure di lang ulo sumakit sa kanya, kundi pati ang kanyang paa. Paano? Nakalimutan. Bus pala ang napasukan at hindi bahay ng kaibigan. Kaya pagbaba sa lugar ng kaibigan, ayan, nakapaa na lang. Medyo sumakit ang ulo ko nang makita ko to. Ang sabi, iyan daw ang life hack niya para hindi madukutan ng masamang tao. Talagang nakapadlock pa ang bulsa, oh. Ikaw na naman ang ugag. Talagang maingat si Loco dahil pati mga tanim na mais nito, nakakandado. Iba talaga, para yatang may sapak na ito sa ulo. Inakala ng may bahay, ibon ang umuubos sa tanim nilang sili. Kapag daw namunga, eh nauubos palagi. Pero ang hindi nila alam, mayroon palang sumasalisi. Ayan siya o, at tila walang paki. At kapag busog na, aalis na yan, na parang walang nangyari. No. Sobrang lungkot niya at tululuha pa dahil ang nabiling sapatos online sa liwa. Pero nakaisip siya ng idea at nagawa ng paraan. Yun nga lang, masagwa tignan. Ang saya naman ni Ganda dahil sa bagong sapatos niya. Nabigyan kasi siya ng bagong syuta. Bakit? Ano ba shoes mo? Syuta! Ganito naman sa umpisa, pag bago ka palang magkajowa, yung tipong nagiging alalay ka na sa kanya. Katagalan yung inaakala mong paglalambing niya at ikaw na may tuwang-tuwa sa paandar niya. Pero ang katotohanan, dinaan ka lang pala sa lambing para gawing kasambahay niya. Parang yung ganitong eksena. Naku ate, ingat ka sa pagtawid dyan. Baka mabundol ka ng mga bata. Wala namang pediatrician na. Tapusin natin ang video dito sa may pagka-health conscious na pusa na to na nagsisit up pa para maging maskulado. Ayan mga kaibigan at inyong natunghayan, mga pantanggal umay, naway kayo ay naaliw at naibsan kahit paano ang nararamdamang lumbay. Maraming salamat sa walang sawa niyong pagsubaybay at hanggang sa susunod muli nating pag-uugnay.